Pagsitayo na po ang lahat. Viva po ang Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang buwan. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay laging sumain niyong lahat. At sumayin. Mga kapatid, bilang paghahanda ng ating mga sarili para sa banal na pagdiriwang, taos puso natin aminin ang ating mga kasalanan at hilingin sa Panginoon ang kanyang pagpapatawad at habag. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Hindi ko lang magawa ng mabuting ninanasa ko. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig, ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawan nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit,
nararamdaman kong may ibang tungtunin sa mga bahagi ng aking katawan. At ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y naalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ako'y bigyan mo ng dunong ng tunay na karunungan. Yamang ako'y nagtiwala sa utos mong ibinigay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob, sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay mahabag ka at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang utos mo'y susundin ko, di ako tatalikdan, pagkat dahil sa utos mo, ako ngayon nabubuhay. Poon, ituturo mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang lingkod mo'y iyong iyo, kaya ako ay iligtas. Ang pagsunod sa utos mo ay siya kong sinisikap. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Magsitayo na po ang lahat. Sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon nga ang nangyayari.
At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit. At nagkakagayon nga, mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa at langit? Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nakanagsakdal habang may panahon pa. Baka kalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ipabilanggo ka naman nito. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating ebanghelyo po ngayon ay praktikal na payo ang inilalahad ni Jesus batay sa pang-araw-araw na karanasan ng mga taong kanyang kausap. Kausap ni Jesus, mga kapatid, sa ating ebanghelyo, ang mga tao na may kamalayan, awareness sa pagbabago ng klima, mga palatandaan sa pagbabago ng klima. Ngunit, yung parehong kamalayan ay inaasahan sana ni Kristo na gagamitin nila upang makilala siya bilang Mesiyas na nasa kanilang harapan. Kaya nga po sabi ng Panginoon, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Ano po yung mga tandang tinutumbok ng Panginoon sa kasalukuyang panahon? At ito po yung pagtugma ng kanyang ginagawa doon sa pangako ng Mesiyas na nasusulat sa aklat ni Isaías, Kapitulo 6. At ito naman din po ay kanyang binasa, ano po, ayon sa aklat ni Lucas. Ang ano po ito? Ito yung versikulo na nagsasaad, "Ang Espiritu ng Panginoon ay suma sa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita." Di ba't nangangaral si Jesus? "Ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya. Mga bulag ay makakikita." Di po ba nagpapagaling si Jesus ng mga bulag? "Palayain ang mga inaapi." Pinagtatanggol niya ang mga balo, mga bata, mga mahihina. "At ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon." Mga tanda na dapat nakikita ng kanyang mga kausap sa ating ebanghelyo. Nais ni Jesus, mga kapatid, na kung alam na mga tao ang mga sinyalis, palatandaan, na darating ang tag-init o tag-ulan, di sinsanay, alam din po nila ang palatandaan na dumating na nga po ang Diyos, ang Mesiyas sa katauhan ni Jesus na siyang katuparan ng pangako sa lupang, sa lumang tipan. Higit sa lahat, mga kapatid, nais po ni Jesus na mapagtanto ng mga nakikinig sa Kanya na nasa kanilang harapan na ang Diyos. Siya, sa mamagitan Jesus, ay nakikisalamuha ang Diyos sa kanila. Nakikisaya sa kasalan sa Kana, nagidalamhati sa pagkamatay ni Lazaro, nahahabag sa mga taong lupaypay at nagugutom, at nakikisalo
sa mga makasalanan. Mga tanda na Mesiyas nga po ay nasa kanilang harapan. Subalit, hindi siya pansin at hindi siya nakilala ng mga tao sapagkat sila'y nagugumon sa kanilang nilikhang imahin sa kanilang isipan na ano na ang Mesiyas ay dapat hindi alam kung saan manggagaling. Ikilala si Jesus na taga Nazareth. Kaya para sa kanila, hindi tugma ang si Jesus sa imahin ng Diyos na kanilang nilikha sa kanilang isipan. Ano pa na dapat hindi po galing sa isang payak na lugar ang Mesiyas, si Jesus, nilalait nila sapagkat galing sa Nazareth. Mayroon bang magandang mangyayari sa Nazareth para sa kanila? Ano pa ay para sa mga tao, mga Hudyo, ay dapat hindi po nila kilala ang mga kamag-anak ng Mesiyas na darating. Kilala po nila ang kamag-anak at magulang ni Jesus. Kaya hindi po tugma sa kanilang nilikhang imahin, sa kanilang isipan, ang Mesiyas na kanilang kasalamuha. Kaya bagamat gumagawa si Jesus ng mga tanda, tugma sa pangako ng na darating ng Mesiyas sa lumang tipan, hindi po nila pansin na siya na nga po ang Mesiyas. Mga kapatid, ganun din po. Tayo ay ginaganyak, inaanyayahan na gamitin ang ating kamalayan, awareness sa presensya ng Diyos sa ating buhay. At wag po tayong gumawa ng sariling imahin ng Diyos at pipilitin nating tumugma ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay, sa ating kathang-isip na Diyos. Ano po? Sapagkat ang totoo, nakikisalamuha magpahanggang ngayon at mananatiling makikisalamuha ang Diyos sa atin, lalo't higit sa banal na Eukaristiya, mga kapatid. Wala pong pagdiriwang, wala pong pagtitipon sa buhay natin, mga Katoliko-Kristiyano, na kung saan makakasalamuhan natin ang banal na Diyos. Higit sa lahat, ito'y nangyayari sa banal na Eukaristiya, lalo't higit sa banal na komunyon. Nakikisalamuha ang Diyos. Ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Sa komunyon, katawan ni Kristo ating tinatanggap. Maghanap po kayo ng pagdiriwang sa buhay natin mula sa pagsilang hanggang kamatayan na kung saan nakakasalamuhan natin ang Diyos mismo, ang banal na Diyos, kundi higit sa lahat dito yan sa banal na Eukaristiya. Yan ang pinakauna at pinakarurok ng pakikisalamuha ni Kristo sa ating buhay pangkasalukuyan. Pangalawa, siyempre, nakikisalamuha ang Diyos sa banal na salita. Ang Biblia na siya ring pinangangaral ng simbahan, gabay natin sa ating buhay, gabay sa ating paglalakbay sa buhay na ito, nakakasalamuhan natin ang Diyos. Kaya gamitin natin ating kamalayan, awareness sa presensya ng Diyos sa banal na komunyon, sa banal na misa, sa ating naririnig na salita ng Diyos. Kaya't huwag tayo maghanap pa ng mga palatandaan ng presensya ng Diyos sa mga manghuhula. Ano po? Pag sinabi nating manghuhula, ibig sabihin, hindi po tumpak. Kapag kayo po'y sumagot ng mga katanungan sa exam at kayo'y nanghula, sigurado o hindi? Hindi, di ba? Nanghula ka lang. Pag nanghula ka na sa exam ng sagot, ibig sabihin, pagkatapos ng exam,
hindi mo alam kung ikaw ay papasa o hindi. Hula eh. Kaya kapag sinabi nating manghuhula, ibig sabihin, hindi niya talaga alam ang sagot sa ating mga tanong. Kaya nga, hinuhulaan lamang. Huwag natin ipagpapalit ang mga hula-hula sa salita ng Diyos. Ano po, gamitin natin ating kamalayan sa salita ng Diyos. Ano pa, sa ating pagtitipon, sa ating pakikisalamuha sa isa't isa, nandoon ang Diyos. Kung meron isa o dalawang titipon sa aking pangalan, ako ay nandoon kapiling nila. At kahit na po sa ating karanasang pagipagsalumuha sa isa't isa, ay doon makikita natin mensahe ng Diyos. Ano po, halimbawa, sa inyong tahanan, hindi kayo nagkaigihan, meron kayong misunderstanding ng inyong magulang o kaya kapatid, palatandaan ito ng maraming posibilidad, maraming bagay. Ano po? Una sa lahat, baka palatandaan yan na kulang ka ng pag-iintindi. Ha? Pag-iintindi sa iyong kaibigan o kaya sa iyong kamag-anak. Kung saan man merong hindi magandang nangyayaring ugnayan, palatandaan, kulang sa pag-iintindi, kulang sa pagtunay na pagmamahal. Kaya konting bagay na nasabi sa iyo ay dinididib mo na. O kaya palatandaan din, baka naman kinakailangan pa nating mag-reach out. Ano po? Palatandaan yan. At halimbawa, sinasabi, habang ako'y tumatanda, Padre, ako'y nagiging bugnutin at madaling mainis. Aba, yan ay sinyalis at palatandaan na ano? Hindi ka lumalago sa iyong buhay emosyonal at spiritual. Kasi kung habang tumatanda ka at mas lalo kang bugnutin, ibig sabihin noon baliktad ang iyong pag-unlad. Hindi ka umuunlad na pasulong, kundi paurong. Ano po? Kaya mga palatandaan, ito'y mensahe ng Panginoon sa ating buhay. At kaya naman mga kapatid, wag po tayong maghanap ng iba pang mga palatandaan ng Diyos. O kaya halimbawa po, isang nag-iisip na magpakasal sa kanyang boyfriend or girlfriend, Panginoon, bigyan niyo po ako ng sign na ito na nga po yung tao. Pero manghihingi ng advice sa pare, Father, mahal nga po ba ako ng aking boyfriend? Kasi po, nung mag-away kami, sinampal ako. Aba, di ba't yan ay palatandaan na? Gamitin ang kamalayan. Andun na yung mensahe ng Diyos na ano? Ngayon pa lang na magpapakita yan dapat ng pinakamagaling niyang ugali na yung boyfriend, sinampal ka na. Ibig sabihin nun, pag nakasal kayo, hindi lang sampal ang dadapo sa iyo. Baka hindi lang kamay ang dadapo sa iyo. At kung lumalabas at pumapasok ka sa iyong pintuan, ngayong mag-boyfriend-girlfriend pa kayo, baka pag kayo nagsama na sa isang bubong, lalabas at papasok ka na sa bintana. Palatandaan mga kapatid, hindi nagkukulang ang Diyos. Andyan kasalamuhan natin ang kanyang presensya. Kinakailangan lamang natin makilala ang mga tanda ng kanyang pananatili at paggabay sa ating buhay. Sa ilang saglit, dadako na muli tayo sa banal na komunyon. Napakaganda, napakalaking oportunidad na makasalamuha muli ang Diyos, mapanibago muli ang ating pananatili sa Kanya at ang Kanyang pananatili sa ating buhay. At pag natanggap natin ang Diyos, siguruhin natin, sinisiguro natin, siguruhin natin sa ating sarili na yung Diyos na yan ay sa ating patuloy na gumagabay. Kaya tayo makipagtulungan at maging parating bukas
ang mata ng pananampalataya sa mga tanda ng kanyang presensya at paggabay sa ating mga buhay. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na poong Hesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Hesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Hesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. May pahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa mamagitan ni Hesus Nazareno, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Hesus Nazareno, alakatinapay sa tanan ay nagbibig ay buhay, biyayang kalob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapala, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi.
sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong pinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy nanaig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banalik ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob ni ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo to sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaali namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid nam na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nagagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming ang Kordero ng Diyos na nag-aalis at nagpapatawad ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa banal na piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y ialay, isa ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko, dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po
ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kaligtaan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patubayan niyo po at nawa't kabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, salamat po sa hirap at sa ika'y kasama ko. Ang samo ko dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ang iyon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak nyo, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, uwiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at ang sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na baikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa mamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa mamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag na ika'y kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Sareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuhan namin, aral mo'y aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.